Morning guys. So dito tayo ngayon nagdadrive. Punta tayo ngayon sa car wash ni paring Joko, ni paring Marvin. Papabakyum natin to, papalinis natin yung job nito sa akin sa sasakyan. So kasi syempre ano naman nangyari, nabasagan tayo ng salamin, nanakaw yung ating bag. So napakadaming tibo dito sa loob, daming bubog. So kaya tara, samahan nyo ako, pakarwash muna tayo. Do this, let's go. Guys, so ito, tinanggal na nila yung mating. So ito, tatago muna natin ito. Kailangan natin ito. Parts ito. Ngayon, at tayo nila tanggalin yung ating seat cover para matanggal yung dumi. Alang basa. Ako nadali ako ilang beses eh. Wala, nasiyempukan ako eh. Ano nangyari? Binasan. Binaka yung bag ko. Ah, nakawan. Ayun oh. Yes, yes, yes. Sunungkab. Sunungkab yung ano, salamin. Saka binasan. Hindi ba? Lagayin natin ito sa vlog eh. Nila yung seat cover. Wala naman palitan natin. Tumala pala. Thank you.
Sige. Hindi sa amin, yung magkano ko rin. Hindi. Thank you.
guys, so ito, pabalik na tayo sa bahay, pauwi na tayo. So, tapos na yung pakarwash natin itong si Moby. So, malinis na ulit siya. Tinanggal nila yung ayan, tinanggal nila yung mga seat cover. So, pagdating natin sa bahay, itatry ko na ilagay yung isang seat cover ko doon na available. And sana mag-fit siya ng ayos. Sana mailagay ko na ayos. So, tara. Mali ulit ako. Pawin na tayo. Okay guys, so ito. Nandito na tayo sa bahay. So, ito yung ginawa nila. Tinanggal na yung ating cover, seat cover. So, then, nilinis nila yan. Ayan. So, tatay natin palitan yung ating seat cover. Meron akong extra doon. Tingnan natin kung kaya ko ilagay. Kasi medyo nabusisi ito. So, ayan guys. So, ito ang ating natira. So, ito. Palitan na lang natin ulit ng tape. Pero hindi ganyang kapangit. Hi guys! So ngayon ay itatry natin na lagyan ng seat cover ang ating sasakyan. So meron ako dito ang basic na seat cover lang, yung pang sedan lang. So malalagyan ko lang ay yung dalawang upuan sa harapan and then yung itong gitna. So hindi ko pa alam kung magkakasya yung sa gitna, pero upis niya. So meron ako dito yung nasa unahan, sigurado kakasya. Kasya ba yun? Kahit na yung headrest? Pero yung nasa gitna kasi isang diretso lang siya. Ayan. So tingnan ko na lang kung magkakasya siya. Ta! Do this. Let's go. Okay guys, so dito muna natin tatry. Subukan natin dito sa passenger side kung kaya lalagyan natin. Nabili lang naman to. Umpisa natin dito kanyang bukod. Umpisa natin ang ating headrest. Hindi kasi naman siya. Kasi yan. Kasi standard size ba yan? Guard throw IC. Natali ba sa likod? Mayroong sa dito. Lalagyan ng clip. Di ba naka-clip na? Ah, naka-clip ba yun sa ilalim? Thank you.
hangganan namin dyan sa ref. Kiprito na lang yun. Napakuluan na yan. Dito sa baba? Oo, dyan sa ref nyo. Okay, so naipit ko na siya. Nandito kasi ako sa labas. Ayun. Ilagay natin yung mga clip mamaya-maya. Then dito muna tayo ulit sa ating driver side. So lipat natin. So dito naman natin sa try. Ating driver side. Diretso na yun. Diretso prito na daw, sabi niyo siya. Ipritohin na lang. Tinimplahin, wala na pinakuluan. Oo, nakano na yan. Maharap na yan, di ba? Eh, timpla na daw yan, yung pinakuluan niya. Darker para sa clip natin dali right. Diyan mo, mami. Nandun po. Done, daddy? Why? Are you done with this? I need your life. Huh? Okay guys, so ito, nailagay ko na. Lagyan na natin yung ating seat cover dito sa ating passenger side na sa harapan. Then on the driver side,
But unfortunately, yung para dun sa likod natin ay hindi pwede kasi masyadong mahaba yung yan, mahaba na yan. Then yung kasama nitong seat cover na to ay hindi para talaga dyan, so hindi ko na pagpipilitan pa ilagay. Well, pag nalinis ko naman yung original na seat cover nito, ay babalik ko rin naman. So, ito ay pansamantala lang habang hindi ko pa nalalaban yung aking seat cover na nilagay. So, ito guys, yung ito muna ating nilagay dito. Yan. So, sinapinan ko na lang muna para kahit papaano ay merong sa pen. Yan. Si Kion. So, wow. LB pa yan. Medyo may mama, may kamahalan pa. Diba? So, yan. Yan na muna ang gagamitin natin. Hindi ko muna ilalagay yung kasama nitong seat cover kasi hindi siya compatible. So ito na lang muna, pansamantala. So maglilinis muna tayo, maglalaban muna tayo ng seat cover, then pag nalaban na natin, babalik natin dito. Pero mas maganda sana maayos na natin to, mating na yun sa insurance para malinis na to. Okay guys, so ito, as you can see, kumikinang-kinang pa yung ating nilagay na bagong seat cover. Yan. Kala mo may tibo. So to ay in order ko nga pala to dito sa ano rin, sa Lazada. So matagal na, last year pa. So last year ko pa to in order. Ang ano na to ay 4 sedan talaga. So dati sa para sa kotse ko dati to dapat eh. Kaya lang hindi na ilagay din. So yan. Mali rin yung pitting kasi syempre. So dito lang talaga yung nagpit sa unahan kasi yung sa likuran ay hati ito, hati. Ayan, di ba may hati siya. Kasi kung sa sedan, sa kotse, isang diretso lang yan, walang hati. Kaya yung kasama nitong pares, yung kasama nitong para sa palikod, ay hindi pwede ilagay dyan. Kasi may hati nga. So kapag nilagay ko dun, tingnan natin guys ha. Pag kasi nilagay ko yung ano dito, ay hindi ko na matutupi ito. Yan. Hindi na siya matutupi, di pa ganyan. Kasi isang buo yan, matatakpan yung ating hati na to. So, mabaliwala. So, tayo na lang natin. Lalabang ko naman yung original na seat cover nito. Kaya may babalik ko rin kagad. Ayan. At hindi yung dali sa akin ito eh. So, ayan. Pati itong ano ko. Na ano ang kagad. Damage kagad. Dito kasi bumagsak yung salamin.
So, actually malamang mayroon pa mga maliliit na andito. Maliliit na tibo. Maliliit na bubog. So. Perwisyo. Yan ang tinatawag na perwisyong totoo. So, sa nakakuha ng bag ko at mga ID ko ay swerte mo. Jackpot. Pinerwisyo mo ako ng konti. Ay, nako. So, ayan guys. That's it. So, pakita ko lang ulit. So, ito ang ating bagong seat cover. Medyo mayroon pang mga ano. Kaya nasa punas yan. So, ayan. Ingat-ingat tayo guys. So, I have a lesson. Lesson learned for me. Na huwag kayo mag-iwan ng kahit na anong valuable things na naka-expose dito sa ating mga sasakyan, lalo-lalo na kung hindi masyadong tint, hindi masyadong tinted ang ating sasakyan dahil mainit masyado yan sa mga mata ng mga kawatan. So unang pagkakataon na nangyari sa akin to, nabasagan kami ng salamin at nanakaw yung aking GMA bag yung pumasok ko. So ano tayo magagawa? Salamat na lang din ako sa Diyos kasi wala naman nasaktan, wala naman ako malaking pera sa akin, konting gadgets, okay na yun, ihano ko na sa kanya, sino man siya nakakuha. So basta ingat-ingat tayo guys. Ano ang panahon natin ngayon, maraming nagigipit, so nagkalat ang kawatan. Ingat-ingat guys and so long, good night.